of days mga paps. Dito tayo ngayon ulit sa BIOS. Usapang BIOS ulit tayo. Pag-uusapan natin ngayon mga paps tungkol sa aircon nitong Toyota BIOS 2017 dual BBTI. Wala namang problema yung aircon nito mga paps. Chinek ko lang kasi para ipakita lang sa inyo o para i-demo kung paano malalaman kung kulang ba sa freon o kung kailangan dagdagan o yung freon niya mga paps. Ano nga pala mga paps, kunyari kasi ito working naman yung ano nito maandar yung aircon nito, malamig kasi tignan mo yung tubo ng high side, kasi dalawang high side tsaka low side. Yung high side malamig yan mga paps, nagmumoist yan, tapos yung low side nya mainit naman itong maliit na tubo. Huwag mo hawakan kasi mainit yan mga paps. Ang scenario mga paps, kunyari isang araw pagpasok mo sa loob ng sasakyan mo at binuksan mo yung makina, tapos pagbukas mo ng aircon, wala kang lamig na maramdaman. So, i-check mo ngayon kung una mo i-check kung umaandar yung compressor mo. Punta ka dito sa labas, tapos dito sa ilalim ng hood, buksan mo yung hood, tignan mo kung umaandar yung compressor. Ngayon, pag nakita mong hindi umaandar, siguro i-check mo kung may freon ka, kasi ang compressor kasi mga paps, pag walang freon yan, hindi aandar, hindi mag-on yung AC, hindi aandar yung compressor. So paano ba mag-check ng freon kung kulang o wala na? Ganito mga paps, una dapat meron ka nitong manifold gauge. So ito yan mga paps. Yung manifold gauge, meron siyang low side at high side. Etong blue, low side dyan. Ito, ang red, high side. Etong blue, yan yung suction. Ito naman yung discharge, yung high side. Tapos yung low side, nakakabit dyan dito. Dito nga sa tubo na to. Ito yung tubo na malamig na nagmo-moist. So, yan o. Nag-ano siya. Kasi malamig. Pag malamig na to mga paps, ibig sabihin, malamig na yan dun sa loob. Yan. Tapos eto naman, yung high side, yung pula. Yan, mainit naman yan, kaya wag nyo nga hawakan. So ngayon mga paps, pag malamig tong tubo dito, at walang lamig sa loob, ibig sabihin yan, either sira yung expansion valve nyo. Eto yung expansion valve mga paps. Yan. Palitin na yung expansion valve pag ganun. Kunyari malamig yung tubo dito, tapos mainit yung bugas sa loob ng aircon. Yan, yan ang sira yung expansion valve, o kailangan na rin linisin yung evaporator, tapos magpalit ka na rin ng filter dryer. Yung filter dryer niya nandito yan sa condenser niya mga paps, dito sa loob nito, katabi ng radiator. Yan nga mga paps. Ito mga paps, pag nakita mo to, na dapat kasi to ang standard nito mga paps, pagka nagkabit ka nito, hindi pa umaandar ang aircon, hindi pa nakabukas ang aircon, dapat yung reading nito, yung PSI nito, nasa 100. Ito 100. Yung low side. Tapos sa high side, ganun din. 100 or 110, pareha sila, walang problema yon. Ibig sabihin nun, may freon siya. Kasi ang kulang, mga paps, pagka sasabihin natin, pagka kinabit mo itong fuel pressure gauge na to, manifold gauge na to, pag kinabit mo yan sa high side tsaka low side, pag napuna mo na yung low side ay nasa around 60, o around 70, 50, ganun, ibig sabihin kulang yung freon niya. Yun mga paps. Ngayon naman, ang
ang typical na reading naman niya, standard na reading niya, na pag umaandar na siya, inon mo na yung aircon, umaandar na yung compressor niya, dapat ang reading nito nasa 38 to 40 yung low side, 38 to 40 or 35 to 40, tapos yun yung standard, yung low side 35 to 40, ganun, tapos yung high side niya between 180 to 225. Kasi pag yan, yung high side mga paps, pagka nag-250 na yan, pataas, ibig sabihin niya, nag-high pressure na siya. Yan mga paps. Tapos, pagka ano naman, para pagka umaandar naman at napuna mo na itong low side ay nasa 60, 70, o 80, ibig sabihin ng mga paps, yung loose compression na yung ano nyo, yung compressor ng aircon nyo, kailangan ng ipaayos o kung pwede palitan kung ano yung kung gusto nyo, pero kung maayos pa, paayos nyo na lang para mistipid ganun. Yun mga paps. Tapos ito naman ang tamang pagdadagdag ng preon mga paps, o pagre-refill ng preon. Ito, diba, dito tayo sa sanction lagi magre-refill o magdadagdag ng preon, hindi sa pula. Ito kasi yung pula, discharge to, yan yung high side. Dito tayo sa low side, sa suction. Ngayon, ang pagdadagdag naman ng preon, mga paps, may tubo yan dito o may hose na isa yan dito na papunta doon sa tanke ng preon. So, wala kasi tayo ngayon tanke ng preon, tsaka wala tayong isang hose dito kasi ang bala ko lang talaga i-demo. Kasi wala namang problema tong aircon itong BIOS nato no? Ang gusto ko lang i-demo. Pagpalagay na natin na meron na siyang isang hose dito na nakakonekta doon sa tanke ng preon. Ngayon, ang gagawin natin mga paps, magdadagdag tayo ng preon dito sa suction. Bubuksan natin yung ano, yung tanke, tapos ito, luluwagan natin ng konti. Hindi ito ha, yung pagpalagay natin na meron ditong hose. Luluwagan natin ng konti yun para sumirit yung konting preon, para mawala yung hangin sa loob ng basta para mo, ano, walang hangin na makapasok dun sa compressor, sa AC compressor, para buong-buo yung ano niya, yung preon niya na pumasok. So ngayon, magre-refill na tayo. Dito tayo magre-refill, no? Buksan natin to para pumasok yung preon. Tapos, pag magre-refill tayo, titingin tayo dito sa dito tayo magre-refill sa ano, sa low side. Tapos titingin tayo dito sa ano, sa high side. Dapat konti, dahan-dahan lang mga paps, konti-konti lang ang refill, wag bibiglain kasi pag binigla baka maka-apekto sa ano, baka maka-apekto sa compressor natin o sa expansion valve, baka masira, bumigay. Ganito lang mga paps, di mag-refill tayo dito. Tingnan muna natin yung ano, yung etong ano, high side. Dapat mag 100 muna siya. So pag nag-refill ka dito at nakita mo na to na etong needle na to na nasa 100 na, stop mo muna yung pagre-refill. Pahinga muna. Tapos antayin mo muna mag-circulate yung preon. Ngayon, pag nag-circulate na yung preon, siguro tataas yan, di ba? Nasa 100 kanina, magiging 110 o ganon. Tapos ito, magiging 20, pupunta sa 25, ganon. Pagka ganon na nag-circulate na, buksan mo ulit. Mag-ano ka ulit, mag-refillan mo ulit. Tapos, hintayin mo to, pag di ba nasa 110 na, gawin mo munang 130 o 140. Tapos, patayin mo, stop mo ulit. Hayaan mo ulit mag-circulate siya. Tapos, pag nag-circulate na ulit, i-ano mo naman sa 150 hanggang 160, hanggang sa umabot siya ng yung tamang, ano niya, tamang lamig niya o yung tamang PSA niya. Tapos, pag nag-stable na siya, kunyari, nag-stable na siya sa 185 o 185 or 200, tapos ito nag-stable na rin ng 38 o kaya 40, okay na yun mga paps. Yun lang, wag natin bibiglain ang pagre-refill.
para maging maayos yung aircon ng ating sasakyan, lalo itong mga modelo na Vios, yung medyo bago-bago pa, masiselan itong mga ito, kaya ingatan natin yung ayusin natin yung dahan-dahan lang mga pap. Okay mga pap, yun lang sa ngayon, abangan nyo ulit yung mga susunod kong video. Please like and share, tapos mag-subscribe ka na rin at pindutin mo yung notification bell para maging update ka sa lahat ng mga video ilalabas. Okay mga paps, God bless.